Magandang araw mga kaibigan. Tunghayan natin ay isang kwento ng pag-ibig ni Silvia at Roberto. Ang kwento na siyang bubuo sa bawat araw natin. Ating tunghayan ay kasiyam na kabanata ng ating kwentong pinamagatang Nabighaning Puso. Pero bago tayo magpatuloy, ay pakilike po ng ating video, pati na rin ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang update. Uploads. The case was very light and short. Dampi lamang iyon pero laksa-laksang sensasyon ang naramdaman ni Silvia. Kahit nakasakay na sila ni Roberto sa kotse, pabalik sa Santa Monica, ay parang nararamdaman pa rin niya ang mainit na mga labi nito sa kanyang mga labi. She thought it was even sweeter than her first kiss. Lampas ng 2 kilometro ang natatakbo nila pero kapwa-tahimik pa rin sila sa loob ng sasakyan. Hindi na nga niya maalala kung paano sila lumabas ni Roberto sa bulwagan. Basta ang natatandaan niya, pagkatapos ng sayaw at halik na iyon, magkahawa kamay na silang lumabas ni Roberto. Nang magpaalam ito kay Rowell, ay hawak pa rin ito ang kamay niya. Gusto na niyang magsalita, pero hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Para sa kanya, hindi siya ang dapat maunang magsalita. Pero nabibingi na siya sa sobrang katahimikan sa pagitan nila. Baka mapanis ang laway natin. Iyon ang mga katagang lumabas sa bibig niya. Kanina ka pa walang imik. Nilingon siya nito. Ngumiti. You never fail to amaze me. Pagkasabi niyon ay ginagam nito ng kanang kamay ang kamay niyang nasa ibabaw ng mga hita niya. Ang kaliwang kamay lang nito ang nasa manibela. Kapag kuwan ay hinagka nito ang likod niyon. Napahugot siya ng malalim na hininga. Gusto niyang mapaluha. Gusto niyang itanong kung okay na ba sila at kung sila na ba. Pero paano? Hinila niya ang kamay niya pero hindi binibitawan ni Roberto iyon. Bagkos ay hinigpitan pa nito ang pagkakahawak doon. Let me just hold your hand. Anito bago hinagkan uli ang likod ng palad niya, pati ang mismong palad na rin. Nanikip ang kanyang dibdib. Pinilit niyang magbiro para maibsan iyon. Akala ko ba hahawakan mo lang? Bakit hinalikan mo? Kanina ka pa ha, nakakarami ka na. He laughed. Kapag guwan ay binitiwan nito ang kamay niya, saka nag-concentrate sa pagmamaneho. Binilisan nito ang pagpapatakbo ng sasakyan. It's getting late, maaga pa ang klase mo bukas. Gusto na naman niyang mainis. Ano bang klaseng lalaking ito? Gusto niya ng matinong usapan. Nahalikan na siya nito. Nahawakan na ang kamay niya pero wala pa silang relasyon. Hindi siya konserbatibo pero hindi rin siya liberated para pumayag na halik-halikan gayon wala silang relasyon. Humalukip-kip siya. She's sure. Roberto could not touch her again. Kailangan ay may usapan muna sila. Kailangan ay may marinig muna siya mula rito bago ang lahat. Hanggang sa makarating sila sa bayan ng Santa Monica at hanggang pumarada ang kotse sa tapat ng gate ng apartment ay hindi na uli sila nag-usap. Nang ilak nito ang pinto ng kotse ay hindi na niya hinintay na pagbuksan siya nito ng pinto. Umibis agad siya mula roon. Bumaba rin ito. Thank you, simpleng sabi niya. Mabigat ang kanyang dibdib. Tumalikod na siya at pumasok sa gate. I'll see you to your door, anito. Nasa likuran na niya ito. No need. Kaya ko na ang sarili ko. Hindi mo ba ako iimbitahang magkape? Hindi siya lumingon. Lumalakas na naman ang kabog ng kanyang dibdib. Gabi na, wala akong coffee maker. It won't take 20 minutes to drink a cup of coffee. May hot water ka naman siguro at instant coffee. Hindi siya sumagot. Ayaw niyang makalikha ng ingay dahil baka may magising na mga kapitbahay. Nang nasa tapat na sila ng pinto ng unit, ay binuksan niya ang kanyang pouch para kunin ang susi niya pero hindi niya makita iyon. Nang sa wakas ay makita niya iyon, hindi naman agad niya maisuksok sa keyhole ang susi. Epekto siguro iyon ang iniinom niyang alak kaya nanginginig ang kanyang mga kamay. Gusto niyang murahin ang kanyang sarili. Pati ba naman sarili niya ay lolokohin pa niya? Nanginginig siya dahil halos nakadikit na ang katawan ni Roberto sa kanyang likuran.
Nang hindi pa rin niya maipasok ang susi sa keyhole ay kinuha na ni Roberto ang susi sa kanya. Let me do it. In just one click, the door opened. Salamat, Ania. Sige na, gabi na. I'm serious when I say I want coffee. Anito. Hindi na nito binayaang makapagsalita uli siya. Nilagpasan siya nito at nauna nang pumasok sa kabahayan. Napahugot na lang siya ng malalim na hininga. Pumasok na rin siya. Nakita niyang kampanting nakaupo na ito sa sopa sa sala. Her heart was beginning to pound again. Para makaiwas ay nagtuloy na nga siya sa kusina para ipagtimpla ito ng kape para matapos na ang gabing iyon. Nakatanim pa rin sa isip niya ang pangakong hindi na siya nito maaring halikan uli. Wala siyang mainit na tubig sa termos kaya nagsalang siya ng tubig sa kettle. Habang hinihintay na kumulo iyon ay walang humpay ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ang isipin magkasama sila ni Roberto ay nagbibigay ng matinding kaba sa kanya. Muli niyang pinaalalahanan ang sarili na huwag nang magpadala sa kanyang emosyon. Dapat kanina nang halikan siya nito, tinanong agad niya ito kung bakit siya nito hinalikan. Kung gagawin niya ito ngayon, huli na. Nakaharap siya sa gas range nang maramdaman niya ang papalapit na mga yabag ni Roberto sa kusina. Nang lingunin niya ito ay nasa dining table na ito malapit sa kinatatayuan niya. Nagiinit pa ako ng tubig, doon ka na lang sa sala. Hindi ito sumunod sa sinabi niya, bagkos ay lumapit ito sa kanya. Lalong lumakas ang kabog ng dibdib niya. Slowly, he walked around the table until nothing separated them. They were close now. Her body brushed his which caused her skin to tingle. Para din siyang biglang nakarinig ng musika mula sa kung saan kasabay ng malakas na kabog ng dibdib nang itaas ni Roberto ang dalawang kamay nito at ikulong ang mukha niya sa mga palad nito. Tinitigan siya nito. Gusto niyang umiwas pero huli na. She forgot the rule she just said to herself a while ago. She held her wisdom. She needed to fight her feelings. Ayaw niya ng relasyong walang katiyakan. Kailangang mag-usap muna sila ni Roberto hanggang kaya pa niyang pigilin ang maaaring mangyari. Inilagay nito ang isang daliri sa kanyang mga labi. She had was on her waist now, then sliding gently up her back as she drew her closer. I think every much of you and this. Napapikit na lang si Sylvia nang dahan-dahang yumuko si Roberto. Hindi niya kayang gawin ang iniuutos ng isip niya na itulak si Roberto dahil mas makapangyarihan ang utos ng kanyang puso. Their lips touched softly, their pulses throbbed, their desires tugged. Alam niya na kung tuloy ang hindi niya mapaglalabanan ang nararamdaman, mangyayari ang hindi dapat mangyari. Their lips parted slowly. One look at each other said everything there was to say. Pero mas gusto pa rin marinig ni Sylvia mula kay Roberto bago ang lahat. Pero hindi nangyari iyon. He just held her tight. She was in his arm, clinging, burning. Alam niyang alam ni Roberto iyon. When he leaned again, he owned her lips. The kiss was now different. It was hard, long, desperate. His body strained against her body in exquisite torment. Tighter, sigaw ng isip niya na tila naiintindihan ni Roberto dahil mas hinapit pa nito ang baywang niya, palapit sa katawan nito habang angkin pa rin ang mga labi niya. His arms curved around her, crushing her to him as she wanted to be. She couldn't think, pakiramdam niya ay hindi na niya kayang pigilin ang maaaring maganap. Humihiyaw ang puso niya. Jesus! She loved this man. She loved Roberto and she never felt this way before. She could feel her bones dissolve and her mind emptying. Maya-maya ay tumunog na ang tea kettle. Kumulo na ang tubig. Iyon ang tila nakapagpabalik ng ulirat at katinuan niya. With a moan, she tore her mouth from his and barred her face against his shoulder. Kapag kuwan ay pilit niyang tinanggal ang kamay nitong nakayakap sa kanyang baywang. Ini-off niya ang gas range. Sylvia, gusto niyang umiyak pero hindi dapat. Hinayaan niyang mangyari ang hindi dapat mangyari, samantalang wala pa silang unawaan ni Roberto. Sabi mo, gusto mong magkape. Roberto, let us talk. Hinawakan nito ang kamay niya. Umarap siya kay Roberto. It might be it, baka magtatapat na ito. Talk,
magsalita ka. I'm confused. God knows I like you. I ache for you, but what? Naging makasarili ako. You should have stopped when I kiss you. Bigla ang hapding lumatay sa kanyang puso sa sinabi ni Roberto. Kasalanan pa niya ngayon. Nag-init ang sulok ng mga mata niya. Pinalis niya ang kamay nitong nakahawak sa kanya. So, kasalanan ko? Iniharap uli siya nito. No, it's not what you think it is. Ang gusto ko lang sabihin, hindi ko alam kung handa na ako sa relasyong gaya nito. Hindi ko sigurado kung kaya ko nang ibigay ang puso ko sa paraang nararamdaman kong gusto mo. I know the kids talk to you. They talk to me too. Gustong mapahiya ni Sylvia sa sarili sa tila pagpapamukha ni Jack sa kanya na siya ang nang motibo para mangyari ang lahat ng iyon. It is really obvious na hindi ka nga handa at hindi ka pa rin nakakawala sa nakaraan mo. Kung inaalala mo na ako ang nag-udyok sa mga anak mo, na ipilit ang sarili ko para gustuhin nilang maging mami, nagkakamali ka. Nag-init ang sulok ng mga mata niya. Nagbabanta ang mga luha niya pero hindi niya hayaang mapahugulhol sa harap mismo ni Roberto. I don't think gusto mo pang magkape. Umalis ka na, Roberto. Gusto kong mag-usap muna tayo. Gusto kong linawin ang lahat. Wala akong masamang ibig sabihin. I just said I'm confused of the things these past weeks. Itinaas niya ang dalawang kamay. Please, Roberto, umalis ka na. Tama na, huwag mo na akong saktan. Hindi na niya napigilan sa pagtulo ang kanyang mga luha. Sige, tanggap ko na. Aaminin ko na. Ako ang nagbigay ng motibo. Baka nga ako ang nagparamdam sa'yo kaya napilitan kang gawin ang hindi mo dapat ginawa. Hinawakan ni Roberto ang balikat niya. Listen to me. Pinalis niya ang kamay nito. Go. Sylvia, mag-usap muna tayo. For Christ's sake. Tumuro siya sa pinto. Go. Kapag hindi ka pa umalis, sisigaw ako. Huminga ito ng malalim. Alright, aalis ako, pero babalik ako bukas ng hapon para mag-usap tayo. You are drunk, kaya hindi mo maintindihan ang gusto kong ipaliwanag. O talagang ayaw mo lang intindihin. I'll see you tomorrow after your class. Huwag ka na munang mag-practice ng choir. Tumalikod na ito pagkasabi niyon. Nang nakalabas na si Roberto, saka siya umupo sa silya ng dining table. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad at saka humagulhol. Masyado nang nasasaktan ang kanyang puso. Nagkamali naman siya ng akala. Inisip niya na ang magandang simula ng samahan nila ni Roberto ay mauwi sa romantic ending. They were nearly there, pero sinubukan lang pala siya nito. Hindi pa rin ito natatakasan ang hapdi ng pinagdaanan nitong relasyon. Parang pinupunit ang puso niya. Hindi niya naramdaman ang ganong uri ng sakit nang maghiwalay sila ng first boyfriend niya. To think na hindi naman niya boyfriend si Roberto.